After almost 1 month na pag-stay namin dito sa Rotterdam, ay finally makakaalis na kami at pupunta na kaming France. Kakaalis nga lang namin ngayon guys, at ngayon chill-chill lang kami kasi yung mga trabaho namin ay ginagawa na namin noong time na nasa Puerto at Anchorage pa kami. Ngayong umaga pala guys ay kukunin namin yung naglalakyang tanso doon sa labas at puputol-putuli namin ng tigi-isang metro. Baka kasi daw nakawin guys, napakamahal pa naman ito. May balita kasi guys na yung sunod na biyahe namin pagkatapos ng France ay doon sa Saudi. Idadaan ng Swiss kaya pinasecure na to, pinaputol-putol at ibaba doon sa engine room. Nung una guys, akala ko lang magagaan kasi yung iba maliliit. Pero nung binuhat ko na pala guys, kahit yung maliit napakabigat pala kasi napakasulid ng tanso na to. Hindi ko pa alam guys kung para saan to gamitin, pero kadalasan ito ay special project at fabrication. Dito nga sinubukan kong buhatin itong isang tanso na to kasi akala ko kaya lang. Pero nung binuhat ko na guys, nako, hindi pala kaya, sobrang bigat. Mas mabigat pa sa isang sakong bigas to. Napaisip na lang ako guys na kung ibinta ko tong isang to, nako, tiba-tiba talaga ako. Pagkatapos nga naming kunin lahat ay sinimula na naming putol-putulin ng tigi-isang metro guys. Siyempre ginamitan na natin ang pangputol yan para mabilis lang. Dito sa barko guys, nag-iipon din kami ng mga tanso na hindi na ginagamit. Kasi merong bumibili niyan guys, katulad lang sa Swiss, may mga sumasampa dyan na bumibili ng tanso. Pero sa experience ko guys, dyan sa Swiss, instead na pera yung ibayad nila sa'yo, yung mga binibenta nila yung ibibigay nila as bayad. At dito nga guys, pinuputol na namin ang paisa-isa yung mga tanso. Habang pinuputol ni partner yung mga tanso, ako naman yung nagdadala nito papunta sa engine room. Yan guys, teamwork palagi para mabilis matapos ang trabaho at hindi mahirapan. At syempre hindi, dapat seryoso palagi. Minsan may mga biruan din. At dito nga guys, sinubukan naming timbangin kung ilang kilo nga ba talaga tong mga tansong to. Medyo mabigat-bigat din talaga guys yung pinakamalaki sa kanila. 30 kilo yung isang metro. 3 meters yung isang buong tubo guys. Kaya 90 kilos din lahat. Kaya pala napakabigat. At ito na nga yung parang dust guys na resulta sa pagputol namin ng mga tanso. Bago natin to itapon guys, maisulat muna ako dito. Sa totoo lang talaga guys, dito sa barko kahit na may tinatrabaho ako, naiisip at naiisip ko pa rin talaga yung asawa ko. Winalis ko na nga to guys at itapon ko na sana. Pero noong nakita ko guys na parang mga buhangin to sa dagat, char, buhangin sa dagat. Kaya ayun, naisipan ko na magsulat muna ng kunting mensahe para sa aking mahal na asawa. Gusto ko lang may pakita sa asawa ko guys na kahit sa gantong mga maliliit na bagay, ay naipapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. It's the little things that matter, kaya masayang masaya talaga ako guys na makita siyang masaya din at kinikilig every time na gumagawa ako ng mga pasimpleng effort. At talagang blessed ako guys sa asawa ko kasi na-appreciate niya talaga yung mga ginagawa ko. Huwag maura to guys, salamat!